Amara POV. Ngiti-ngiti pa akong binitiwan ng phone ko. Sigurado akong bukas magulat si Mr. Enriquez pagkagising niya sa mababasa yung text galing sa akin. Sa sobrang saya ko, napatayo ko at napasayaw pa. Hindi ko mapigilang gumiling-giling sa sobrang saya. I'm gonna leave this place. Paulit-ulit kong kanta habang kumikending-kending at aspa ko ng kamay. Para na akong baliw pero wala akong pakialam dahil sa wakas. Matatapos na rin ang lahat ng to. What the heck are you doing? Nagulantang ako na marinig kong boses ni Alden sa sobrang saya at pagsayaw ko, hindi ko manang namalayang bumukas pa ng pinto. Nahiya akong tumingin sa kanya dahil nahuli niya akong sumasayaw na parang may saltik sa ulo. Ewan ko ba pero kumulo agad ang ulo ko na makita ko siya. This cheater really is getting into my nerves. Sinigil niya agad ng pag-celebrate ko ng kalayaan ko. Bakit ba umakit pa siya dito? Dapat sinamahan na lang sa ibaba ang malditang babaeng nun. Total bagay naman sila. A grumpy like him and that mean girl. Wala ka na dun. Pagtataray ko tulad ng mga nakasanayan ko na makita sa kanya. Nagtaas ng kilay sabay irap sa akin. Pasalamat siya at ayoko masirang kaligayahan ko kaya humiga na lang ako sa kama at matutulog na sana. Pasalamat siya. Dahil hindi na ako makapaghintay pa sa mangyayari bukas. Bang bang bang! Alden, come out here! Bigla ako nagising na marinig ko ang boses ni Sir Enrique na sumisigaw at binubulabog ang pinto ng kwarto namin. Parang magic na mangumiti ang mga labi ko na mapagtantong na nandito na sila Sir Enrique. Naupo agad ako at nakita ko si Alden. Tumayo at binuksan ang pinto. Alden, di mo talaga ako binigyan ng kahihiyan. Asan ang babae mo? Sigaw nito at agad binuksan niya ang pinto. What? How did you know? Gulat naman ni Alden tanong sa daddy niya at napalingon sa akin. At ngiti-ngiti ko siyang tinignan sa mata. Nagtaas kilay pa ako. You! Bulong niya sa akin. Sige lang. Titigan mo ako na masama dahil sigurado kung ito na ang huling nating pagkikita. Sabi ng isipan ko at inis na inis sa mukha niya. Sigurado kung iritang-irita siya sa mga ngitian ko sa kanya. Mamatay siya sa inis. Sabi ni Amara sa sarili. Alden's POV. Nakakatog ang tuhod ko. Masyado na ako nakahina sa dami ng stress na daladala ko at ngayon dinagdagan pa ng babaeng ito ang problema ko. Masyadong marami na siyang binibigay na sakit sa ulo sa akin. I really can't believe this woman. I glared at her who was smirking devilishly at me. Alam kong siyang nag-tip kay Dad ang tungkol kay Amira. Just looking at those crazy annoying smile, alam kong kalokohan na naman niya ito. Ano bang balak niyang gawin? Bakit kailangan niya pang sabihin sa dad ko? Answer me, Alden. I know the girl is here. Where is she? Tanong sa akin ni Dad. She is downstairs, in front of Ivan's room. Sagot ko sa kanya at agad boba si Dad kaya sinundan ni Mom. What have you done? Bulong sa akin ni Mom. I swear to you, Mom, it is all a misunderstanding. Paliwanag ko pero she looked upset at mabilis pinantayan si Dad. Tumabi siya dito. Napansin ko namang sumusunod sa amin si Amara and I stopped and she did the same. How dare you tell my dad? Sabi ko sa kanya pero mas sumakit lang ulo ko nang wala siyang sabihin. Nang bumaba kami, takang-taka naman si Almira na tumingin kina Mom and Dad. Almira? Biglang hinto ni Dad na makita si Almira. You are my son's mistress? Sabi naman ni Mom. Lahat ng kami nandito sa living room. You know her, Tito? Singit ng papansin kong pinsan. Ano bang ginagawa niya dito? Chismoso din talagang lalaking to. Yes, she is my friend's daughter. Their father is a friend of mine in Manila and she became friends with Alden. Paliwanag naman ni Dad. No wonder I don't know her. Sabi naman ni Ivan. Hi po, Tito. Hi po, Tita. Ngiti-ngiti naman sa pagbati si Almira kina Mom at Dad. Just to make it clear, I am not his mistress. We made love bago pa man ikasal ang anak ninyo. Almira? I hissed to her pero ngiti-ngiti siya sa akin. What? It's true, sabi niya. Gosh, Alden, pareho kayo nagsisira ng bait ng tatay mo. Sa dami ng babae, why does it have to be her? Nagawa ka na nga ipakasal ng ama mo sa babaeng squatter na hindi mo naman kilala at ikaw naman papatol sa malanding to? Sabi ni Mom na kinalaki ng mga mata ng lahat sa paligid namin. Well, my mother hates Almira simula na maglasing ito noon at nagwala sa bahay because of me. Matagal na kasi itong gusto ni Almira that she even tried to ruin my relationship with my ex before. Ayaw siya ni Mom dahil binasa siya nito dati. But I and Almira became friends again. Matapos siya humingi ng tawad sa akin ng paulit-ulit and even told me that she already moved on. Naniniwala ako kasi pinakilala niya pa sa akin ng boyfriend niya. And there we became friends again but she ruined that friendship again after she drugged me. Mom, please. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Sabi ko. You didn't? Ano sa tingin mo ang ginawa mo, Alden? You have made love with her and you're telling me na hindi mo ginusto? Sabi ni Dad. Galit na galit ako sa paratang niya and I couldn't help to tell the truth. She drugged me, Dad. Masaya ka na?
Hindi na buong batang yan kung di niya yung ginawa. Bakit magalit ka, Dad? For all I know, dapat nga akong galit dahil you forced me to marry that girl. Bakit, Dad? Tinakot ba kayo ng babaeng to na pwede pakasal mo ko sa kanya? Sigaw ko. Shut up, Alden. Pagtatanggol niya pa kay Amara. Magsasalita na sana ako nang biglang nagalit si Mom kay Amira. You jug my son? Malandi ka. Bigla naman sinugod ni Mom si Almira at sinabunutan to. Pero laking gulat ko nang bigla niyang pinigilan. Ni Amara, Ma'am buntis po siya, baka pumakunan siya. Sabi nito at napahinto ang lahat sa ginawa niya. Huwag ka makisari dito, squatter. Sabi ni Ma'am at pigil na pigil sa galit. Pasalamat ka, buntis ka. Kung hindi, sinubsob ko na sa sigang mukha mo. Sa kalandian mo, baka nga hindi ang anak kong ama ng dinadala mo. Sabi niya. Baka naman kasi, biglang napatingin kay Almira. Sa sinabi niya ni Ma'am, hindi na ako natuloy alam ang iisipin ko. How dare you say that? Oo, malandi ako. Sino-sinong pinapatulan ko, but I only gave my body to your son. Kaya't siya ang ama ng batang dinadala ko. Sagot ni Almira. I don't care. I won't accept that kid to be my grandchild. That's enough. Malakas ang sigaw ni Dad na halos lahat kami, di na makapagsalita sa sobrang galit ng mga mata niyang nagliliyap. If that's really my son's child, kahit pa ayokong ginawa mo, Almira, I am gonna talk to your dad. What? No! He'll kill me! Takot na paglapit ni Almira. You have no right to tell me what to do. Tatanggapin kong batang yan, but I won't allow you to ruin my son's marriage. Susuportahan namin ang bata, pero you can't have my son to marry you. Sabi nito kay Almira. Tumagal ang bangayan sa pagitan naming lahat. Ang aga-aga pero ito naging bungad ng umaga ko. Matapos ang sapat ng oras, dumating ang papa ni Almira para sanduin si Almira. Of course, he is so mad. Pero kinausap siya ni Dad na hayaan na lamang siya dahil buntis siya. Kahit papaano, ayaw din ni Dad na may mangyari sa magiging anak ko at apo niya. Napagkasundoan na magkabilang panig na susuportahan namin si Almira. But Almira wanted to abort the baby if I would not marry her. Pero matigas din ang ulo ni Dad at pumayag ang tatay ni Almira sa gusto ni Dad. Once the baby is born, kukunin ko siya dahil ayaw ni Almira ang alagaan siya without me. Humingi pa ng tawad ang dad ni Almira kay Almira, knowing that she is my wife and felt guilty to what his daughter did. Hindi ko alam kung bakit ba nagawa pa nilang isipin si Amara. Well, alam ko masaya siya dahil we stayed together. Ito naman ang plano niya, hindi ba? Ang sabihin kay dad ang tungkol kay Amira to make sure that Almira will be eliminated in this house. Dahil alam niyang siya ang kakampihan ni dad. And she won dahil hindi magsistay si Almira dito. Malungkot at galit na galit si Amara nang samahan na naman sila sa kotse ni Tito, tatay ni Almira. But to be honest, masaya ako dahil daludukan din ang problema ko kay Almira. And honestly, kung sakali mang pinili ni Dad na mag-file ako ng annulment and marry Almira, hindi ako papayag. Being Almira's husband is more like hell. Mas masasakal ako kay Almira. She's not the kind of girl na magkakasundo ko. At isa pa, hindi ko naman talaga gustong nangyari sa amin. Pero hindi rin kaya ng konsensya kung pabayaan ng bata. I know I told her to abort the baby pero nadala lang ako ng galit. Amara's POV. Hinang-hina ako na malaman kung magpapatuloy pa rin ako bilang si Amara Ward. Buong akala ko matatapos ng kalbaryo ko pero naging malala pa pala. Nandito ako sa labas, nagpapahangin. Ayoko lang marinig pang gusto nilang pag-usapan. Nag-uusap kasi ngayon sa loob ang pamilya ni Almira at ni Alden. Narinig ko kaninang pananagutan lang ni Alden ang bata pero hindi siya papayag. Panginoon, bulong ko habang nakatingala sa langit. Tumulo ang luha ko. Agad ko itong pinunasan na mapansin kong may dumaan. Mga babaeng nakasuot ng sombrero. Palagay ko sila iba mga trabahador dito. Narinig niyo ba? Gold digger daw yung asawa ni Sir Alden. Arranged marriage para nangyari. Bulong ng isang babae. Kaya pala pansin ang iba na parang di malapit ang dalawa. Ni hindi nga daw sila nakita na magkasama o malambing sa isa't isa. Yun naman pala. Hindi ka gusto ni sir na naganap na kasalan, kaya siguro wala man lang tayo nabalitaan tungkol sa kanya. Sabi naman ang isa niya pang kasama. Psst, hoy, ayun si ma'am o, hindi niyo ba nakita? Nagsismisa na naman kayo dyan. Biglang pagputol nila, nang kasalan din ng lalaki, tumingin naman sila sa akin at napayo ko na parang napakalaki ng pagkakasalan nila. Ang bilis pa ng bawat paghakbang nila, makalayo lamang agad sa amin. Agad naman ako napahinga ng malalim. Nasasaktan ako sa mga binitaw nilang salita. Ganto pala kasakit mapag-isipan ng masama. Isang bagay na walang katotohanan. Napakahaba na naging usapan ng mga nasa loob. Maya-maya pa'y nakita ko lumabas na sila at kasama ni Almira ang tatay at nanay niya. Nakasimangot ang mukha niya. Mamula-mula din ang mga mata niya. Mukhang umiyak siya. Na makasakay na sila ng sasakyan, napansin naman ako ni Sir Enrique na nakatingin sa kanila at agad ako nilapitan. Amara, I am sorry in behalf of my son's behavior.
Sabi nito sa akin, "Hay nako Enrique, sige, ipagpatuloy mo yung ganyang trato sa babaeng yan. Mamaya lalaki ng ulo niyan kagaganyan mo." Sabi naman ng asawa ni Sir Enrique at saka pumasa sa loob kasama ni Alden. Napatay na ako kay Alden na wala man lang ibinigay na komento. Wala na talaga akong aasahan sa asawa ko. Gusto kong umiyak. Pero pilit pa rin sinasabi ng isipan kong lumaban. Para naman ang puso ko. Sobrang di na makahinga. Hindi na ako mimik. Sa akin wala na akong gustong maramdaman. Sana maging manhid na lang kasi ako eh. "What can I do to make it up to you?" Sabi niya sa akin na mahinahon. Ewan ko. Hindi ko gusto makipagtalo o magalit muna kasi ang tanging alam ko lang, sobrang sakit lahat sa akin. "Wala po, Sir Enrique. Gusto ko na lang pumagpahinga." Sagot ko sa kanya, tinilikuran ko na siya. Pero napahinto ako na marinig ko siya magsalita. "I am sorry, Amara, for being you in this situation." Mahinang sabi niya. Napalingon ako sa kanya at di ko na mapigilan pa mga luha ko. "You are not sorry, sir. Dahil nandito pa rin ako." Wala siya na ibigay na komento sa sinabi ko. Inaasahan ko naman na sa kanya yun eh. Umalis ako ng tuloy na tagad nagpunta dito sa kwarto at saka ako dito binuhos ng lahat ng luha ko. Nakakulong lamang ako dito sa kwarto. Sana sa Enrique at Ma'am Diana, umalis na din ang malalit na gumabi. Puro ako iyak. Amaya-maya pa'y pumasok si Alden. Dali-dali ko namang pinunasan ng mga luha ko. Napasalap lang to sa akin at di na ako pinansin. Ilang segundo naman pumasok pa rin si Ate Ed at Ate Cora at saka dumiretso sa drawer niya. Nagtataka ako bakit sila nandito. Unti-unti rilang binubuhat ang mga damit at iba pang gamit ni Alden. Hindi ko alam kung saan nila dadalhin yun. Aalis kaya siya? Kami? O ano? Hindi ko alam ang sasabihin ko at saka nagtataka na lang ko habang pinapanood ko sila. Pero pansin kong hindi malang ako tinignan ni Ate Edna at Ate Cora simula nang pumasok sila. Para bang umiiwas sila makipag-eye contact sa akin? Pero kung aalis man kami, sana nasabi ni Alden sa akin. Hindi, hindi nga pala niya ako kinakausap na matino. Si Sir Enrique pinaalam niya sa akin pero bigla na lamang silang dumating na makalis na sina Sir Enrique at Ma'am Diana. Lumabas na si Alden dalang ilang gamit niya at naiwan pa si Ate Ed at Ate Cora. "Ano pong nangyayari?" Tanong ko sa kanila at nagtingin ang pangdalawa. "Ma'am, si Sir Alden na lang po ang tanungin niyo." Sagot ni Ate Edna pero sa sahig nakatingin. "Bakit ba hindi nila ako matingnan sa mata? Tara na, Cora." Iyayin niya kay Ate Cora at nagmamadali silang lumabas ng kwarto. Gusto ko sanang tumulong pero ayaw nila akong kausap. Kaya naalala ko yung narinig ko kanina. Pakiramdam ko ganun na din ang tingin nila sa akin kaya ganun na lang silang kumilos. Biglang nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Labas at pasok sila dito sa kwarto ko at tahimik na lang kung pinapanood sila. Gusto ko lumabas pero parang wala na akong mukhang may papakita pa sa kanila. Matapos ng ilang oras, hindi ako bumaba para kumain. Si Alden, hindi ko rin alam kung nasan ba o kung umalis ba siya. Hindi ko na alam kung ano ba ang papel ko dito sa mundo. Sirang-sira na ako. Alden's POV. "Ayos na po yan, Ate Edna at Ate Cora. Ako na pong bahala magligpit ng mga yan dito sa kwarto." Bilin ko sa dalawa matapos namin ilipat ng mga gamit ko dito sa kwarto sa ikatlong palapag. "I want to occupy the other room upstairs pero ayoko masyadong malapit kay Amera. Nagkikita na nga lang kami araw-araw, lalapit pa ako sa kanya." "It's too much for me." Nagpa siya ako lumipat dito dahil total alam nila man ang lahat. Matapos kong bitawan lahat ng katotohanan kanina, "I did not mean to do that. I didn't say those words on purpose. Sadyang hindi ko lamang talaga kinayat na sabi kong lahat ng yun. But I guess it's better this way. We don't have to pretend and be with one room. Pareho kami malayo sa isa't isa. I just hope na makahanap ako ng way to make my dad agree with me to leave my wife and sign an annulment paper. Ang tagal makahanap ang inupahan kong agent ng kahit anong magagamit ko laban kay Amara o kaya kay dad. I did not want to fight my dad, but I have to. I'll do everything to ruin this marriage as soon as possible. Lalo pat sigurado akong kakalat ng lahat tungkol sa aming dalawa. At hindi ako papayag na kilalanin siyang asawa ko." Kinabukasan, tahimik akong kumakain. Si Ivan naman kumuha ng pagkain na upo malapit sa akin. "Himala, kumain ka na yata ngayon dito sa lamesa?" Tanong niya sa akin. Nakangiti siya at alam kong di naman niya ako iniinsulto o inaasar. Pero hindi pa rin ako komportable sa kanya. Kahit wala siyang ginagawa tulad ni Amara. Naiirita ako. "Just mind your own business," sabi ko. "Alright, alright. Relax, bro." Ngiti niya at sumubo ulit. "How about your wife? She did not come down here since this morning. Hindi mo ba siya susuyong kumain?" Buong tanghali na siya nakakulong sa kwarto niya. Sabi niya sa akin, lifting my eyes at him.
I drew a deep annoyed sigh. I don't care about her, okay? Kung gusto mo, ikaw na lang sumuyo sa kanya. Masyado siyang paimportante. I don't care if she don't like to eat kahit mamatay siya sa gutom. Wala akong pakialam. She wants to be here so she should know what hell she put herself into. Sabi ko, di naman na siya nagsalita. Pero maya-maya na matapos siyang kumain, pinatawag niya si Ate Edna. Sir Ivan, pinapatawag niya raw po ako? Tanong ni Ate Edna. Ah, oo. Pwede pa kadalan si Amara ng pagkain? Sabi niya, pero mukhang nagdadalawang isip pa ato sa Ate Edna at parang gulat pa siya sa inuto sa kanya ni Ivan. May problema po ba, Ate Edna? Tanong ni Ivan at napakarap naman to. Umiling siya bago sinagot si Ivan. Ah, wala po sir. Dadalhin ko na po siya. Sabi nito at agad kumuha ng tray at mga plato. Umirap na lang ako at di ko na sila pinansin. That woman is so annoying. What does she think of herself, a princess? Matapos umakit si Ate Edna, bigla naman itong bumalik matapos ng ilang minuto at dala niya pa rin ang pagkain para kay Amara. Bakit yan, Ate Edna? Agad namang tinanong ni Ivan at napatingin sa pagkain. Sumulyap si Ivan sa akin at agad akong lumayo nang tingin agad at tinapos ang pagkain ko at saka ibinilin kay Ate Cora na iligpit na lang pinagkainan ko. Sir, hindi po nagsasalita si Mami. Ilang ulit din akong kumatok pero hindi po siya sumasagot. Paliwanag naman ito. Umalis ako at tinayaan ko sa silang problemahin si Amara. Pinuntahan ko na lamang ang mga kalalaking nagtatrabaho dito para tanungin kung kamusta ang ranch at ang mga alaga namin. Kumakain at nagsasalo pa sila sa isang malaking lamesa. Nagkamay ang mga ito habang kumakain at napansin naman ako ni Kibi. Alden! Sigaw niyang sumusubo pa habang nakangiti siya sa akin. Umiti naman ako sa kanya at mabit pa sa kanila. Kain po sir. Yaya nilang lahat pero mukhang nahihiya sila sa akin. At ang iba naman di ko alam kung ang iniisip nila dahil kakaiba ang tingin nila sa akin pero inaasahan ko na yon. Dahil siguro nga sa mga nalaman nila, alam ko namang kumalat agad yon. Kamusta po mga alaga natin? At maganda naman ang kalusugan nila at ang iba pa. Sabi nito at gumiti ako. Saka nga po pala sir, darating po dito si Sir Simon para daw po sa kukunin nila mga tupa, sabi ni Kuya Etso. Nawala naman ang tensyon ng kung anong pinag-isip nila nang tanongin kong kalagayan ng ranch. Napakarami nilang kinuwento and I admit, I appreciate Ivan's effort to handle this ranch habang wala kami ni Dad. He took good care of everything around here as I can't deny he is good. Nang dumating si Tito Simon, my father's old friend, tuwang-tuwa siya makita ulit to. Ganon din naman ako. Nakakatuwang hanggang ngayon. Ay, supportado din ni Tito sa ranch na ito at tiwalang tiwala pa rin siya sa ranch. Ang tagal din namin nag-uusap habang kinukuha ng mga ito ng taon niyang ilan sa tupa namin. Matapos sa mahabang kwentuhan at tawanan, umalis na rin sila. Pagbalik ko sa ranch house matapos na napakadaming gawain, nakita ko si Ivan na lumabas gamit ang kotse niya. Nagtataka naman ako dahil 6 PM na pero lalabas pa siya. Sa bagay, wala naman na akong pakialam doon. Nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Ando naman si Ate Edna na nagluluto. Hindi ko alam pero naasahan ko si Amara na kasama. Simula kasi noon tumuturo nang siya sa kusina. Anong ulam natin, Ate Rowena? Tanong ko at gumiti naman siya sa akin. Kaldereta po, sir. Sagot niya. Okay. Sabi ko na lang at uminom pa ng tubig na mapansin ko ang pagkain nila ni Ate Edna sa lamesa at may takip. Transparent glass food cover yon kaya naman kita ko ito. I stared at Edna and asked, bakit nandito pa to? Napalingon naman silang tatlo sa akin at dahan-dahan lumapit si Ate Edna. Sir, wala po kasi eh. Ayaw po talaga ni Mamaram buksan ang pinto. Hindi ka rin ako sinasagot eh. Paliwanag niya. Okay, don't mind her. Baba din yun kapag inutom, sabi ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.